Merry Christmas po. Ayan, December na. Sige po, tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Purihin kayo, Diyos, sa tunay kayong dakila sa aming mga buhay. Kami nagpapasalamat po muli, Lord, at narito kami sa isang lugar. Ito, Lord, ay place of worship, Lord, kung saan ka namin sinasamba. Lord, we claim, Lord, you are here, na ikaw yung Diyos na totoo at tunay, isang Diyos sa tatlong persona. Kaya, Panginoon, kami dumadalangin anuman yung inyong mensahe sa amin sa gabing ito. Naway, tulungan mo, Lord, ang inyong lingkod na maihatid, masabi to, Lord, ng maayos, tama, at makatotohanan na naayon sa iyong mga salita. Tulungan mo, Lord, na magbibigay ito ng kalaguan, ng pananampalataya, at patuloy na katapatan sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Sige nga po, palakpan muli natin ng Panginoon. Hindi po na-announce kanina, meron po tayong meron po tayong simbang gabi. 22 Christmas party natin Sunday, 23 simbang gabi, 24, dalawang araw lang. Then 25, may gawain din tayo Christmas, umaga naman po yun. Kaya sunod-sunod. Yung simbang gabi po natin, 7:30 magsisimula. Parang yung katulad ng sa prayer meeting natin. Amen? Kaya po, ano natin yon? Ini-invite po kayo dun sa gabing yon na meron tayong simbang gabi. Amen? Sige po, ngayon po ay nasa panibago tayong series, A Child is Born, o The Child is Born. Ayan, A Child is Born. Yung sharing ito ay tutulong po para sa atin para magnilay sa malalim na kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo. Siguro sa buong buwan ng Disyembre, tatalakayan natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo para tayo po ay tumugon ng may pagsamba, pasasalamat, pananampalataya. Siguro tayo maaaring alam na natin lahat, sa lalo ay mga may edad na rito, na alam na natin yung kwento ng kapanganakan ni Jesus, pero siyempre minsan yung kwento ay limitado lang yung ating alam. Kaya medyo lalaliman natin ng konti yung pag-unawa para ma-explore pa yung kaalaman natin, para yung faith natin kay Christ lalong tumatag, lalong tumaas at lumaki yung pananampalataya natin kay Kristo. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi ng Lucas 1:35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Amen. Sa talatang ng ating binasa ay nagsasalita yung anghel kay Maria. Diba? Nagsasalita kay Maria na siya ay magsisilang ng sanggol nang walang sexual intercourse. Pwede ba yon? Na magbubuntis ka, walang sexual, hindi pwede, di ba? Kaya dito makakakita po natin na mangyayari ito, ito'y tatawaging anak ng Diyos. Inihayag dito ng anghel na mayroong direktang kaugnayan sa pagganitan ng kapanganakan ng Biren at yung pagka-Diyos ni Kristo. Yun yung gustong ihayag doon anong yan, na yung pagkapanganak ni Kristo sa pamamagitan ng Biren at mula doon sa banal sa Espiritu Santo, ay ipagpapakita ron yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito, kung atin talagang ngayon po sa buong buwan ng Disyembre, makikita natin na kung gaano kahalaga yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Bagamat alam naman natin, December 25 is not the exact birthday o kaarawan ng ating Panginoong Kristo. Pero nakasanayan na natin ay ginagawa na lang po natin. Wala naman siguro masama, hindi naman magagalit ang Diyos. Ang mahalaga ron ay nagpapasalamat tayo na sa kanyang kaarawan ay ipinapapakita natin yung pagmamahal natin sa kanya. Ito po yung mga pag-uusapan natin sa buong Disyembre. Next slide. Yan. The prophecy of the coming Savior, the unchanging light, the heavenly declaration, the visit of the wise man, at yung last week before New Year, the home of the nation. Ayan. Lima kasi yung linggo natin ngayong Disyembre. Tumapat ng one yung Sunday. Ayan. Ngayon po yung pag-uusapan natin, the prophecy of the coming Savior. Yung po yung pag-uusapan natin, nung tinalakay ko po yung Radical Mission, kung narito po kayo, ay sinabi ko po noon na mayroong propesya o typology tungkol sa kaligtasan. Pag sinabi pong prophecy kasi hula.
Pero itong mga hulang to, yung mga propeta, hindi ito katulad ng manghuhula sa Quiapo. Hindi ito ng mga manghuhula ni Nostradamus. Di ba kilalang manghuhula si Nostradamus? Kasi hindi lahat ng hula ni Nostradamus nangyari. Di ba? Pero yung mga propeta ng Diyos, kung ano yung binabanggit, yun yung nangyayari. Kasi galing sa Diyos yun eh. Di ba? Galing sa Diyos yun. Kaya po makikita natin, at dito po kasi, sa propesya na tungkol kay Kristo, ang pangako ng Diyos na isang tagapagligtas. Kasi nung nagkasala si Eva at si Adan, ang Diyos kagad gumawa ng plano na ang tao gusto niya maligtas. Kasi ganun yun eh. Kapag nagawa kasi ng isang tao, hindi agad-agad na, sabi, hindi ba pwede agad na patawarin kagad ng Diyos yung ano? Si Eva at si Adan nagkasala, hindi siya ganun eh. Kaya nung nagkasala yun, ano sinabi ng Diyos? Merong kagad parusa na binigay. Diba? At doon sa parusang binigay, doon sa tatlo, doon sa kay Eva, kay Adan, at kay Ron, doon sa demonyo, doon sa ahas, eh nandun yung propesya ng pagliligtas sa atin doon sa kasala. Kasi mula nung nagkasala si Eva si Adan, tandaan po natin, lahat ng tao na ipanganganak, lahat ng tao na ipanganganak, magkakaroon na ng nature o kalikasan ng kasalanan, ng paggawa ng kasalanan. Diba? Kaya, walang tao na makapagsasabi na hindi ka nagkakasala. Kahit na napakabuti mong tao, nakakagawa ka pa rin. Bakit? Yung nature natin nung pumula kay Eden at kay Adan. Kaya nga makita natin, ang ginawa ng Panginoon, ginawa ng Diyos nyon, nagkaroon kaagad siya ng ano po, ang tawag dito? Yung tinawag natin na ano, na yung unang ebanghelyo, yung unang pagliligtas sa atin. At ito po yung talatang yon, next slide. Ayan. Ang sabi ng Genesis 3.15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi na ilagay kong paglalabanin. Yung binhi ng babae, binabanggit yan, yan po si Kristo. Ba? Kaya nakita nyo, sa creation pa lang yan, ha? E biro mo ilang libong taon na yan, pero sabi ng mga scientists, milyong taon na raw, di ba? Yung binhi mo't binhi na ilagay kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Binabanggit dito ng Panginoon ng Diyos, noong yung binhi ng babae na si Kristo, yung dudurog sa ulo at sakong na ikaw ang tutuklaw doon sa demonyo. Kaya dito, makikita po natin mga kapatid, yung unang paliwanag na darating na tagapaglitas, ipanganganak ng isang babae na tatalunin ang kasalanan sa si Satanas. Doon pa lang. Diba? Kaya doon, propesya pa lang at typology pa lang ipinakita ng Diyos. Hindi pa nangyayari na ipinanganak si ano po, na mangyayari kagad na nandun kagad si Kristo. Hindi pa nangyayari yung mga bagay na yon. Kasi ang intention ng Diyos po dyan ay to redeem the mankind right after the fall. Diba? Gusto niya mabalik agad. Kaya lang, sabi nga natin eh, siguro pwede nyo rin tanong, katulad ng tanong natin, no? Ba't hindi na lang ganun ginawa ng Diyos, no? Na no, pagkatapos na nagkasala si Eva dan, gumawa kagad ng ano, hindi. Hindi natin pwedeng ano, di ba? Iba yung isipan ng Diyos sa isipan natin. Hindi natin pwedeng gawin yung mga ganung bagay. Amen? Kaya hindi natin alam kung ano yung talagang purpose ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po yan, ito po yung pamagat natin. Next slide. Ayan. The prophecy of the coming Savior. Kaya yung pag-uusapan natin dito, medyo walang ganong sermon, medyo more on informative about the coming Savior o yung tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoon Kristo. Yung mga hula o mga propesya kay Christ doon po sa lumang tipan. Kaya doon sa mga nagbabasa ng Bible, di ba, yung Bible natin, isang lumang tipan, isang bagong tipan. Di ba? 66 books lahat yun. Di ba? Kaya yan tinawag na Bible, books of all books. Kaya yung nakita niyong Bible, 66 na books po yun. Meron dyan sa lumang tipan, 27 at 39 dito sa bagong tipan. Ah, 39 pala sa luma, 27 dito sa ano, sa bago. Dito makita natin, doon sa ano pa lang, kaya lahat ng propesya, pag sinabi yung propesya, wala pa yung fulfillment doon. Ibig sabihin, mga hula pa lang yon. Kaya nung pinlano ng Diyos, doon sa binasa natin sa Genesis 3.15, na ang tao ay maligtas, yung mga propeta niya, nagsalita ang Diyos doon sa mga propeta, doon sa mga piniling propeta, na merong darating tayong tagapagligtas. At yung tagapagligtas na yan, ipapanganak yan. Kaya nga meron tayong Christmas. Diba? Alam natin, pag Christmas, the birth of Christ. Amen? K-
Kaya yan po yung makita natin. Ito yung pag-uusapan natin. Next slide. Yan. Today's message about exploring and understanding the prophecies in the Old Testament about Jesus as the Savior of humanity, how they were fulfilled in the New Testament. Kaya dito magpapakita tayo ng talata sa Lumang Tipan at paano siya na-fulfill, naganap. Yung mga propesya, biro nyo, 1,000 taon yung nangyari yan, ha? Pero naganap na dito sa New Testament. Amen. Kaya dito medyo, sabi ko nga, more on informative, na lalong lalalim, dito nakita ko na pinakita rito na lalong makikita natin yung pananampalataya natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-aalinlangan. Pag itong talatang ito o itong mensaheng ito ay napakinggan natin. Amen? Ready na po ba kayo? Amen. Number one, ang unang propesya mula sa propeta ng ating Diyos, sabi dyan, the prophecy of the Messiah's royal lineage and the star that guided the Magi. Magi ba bangi dyan, Kuya Glenn? Tama ako? Magi, ano? Magi, no? Okay. Yung Magi, hindi po yan. Kasi sa atin, nakasanayan natin, ano kasanayan natin dyan? Yung tatlong hari. Eh, hindi naman pala talaga tatlong hari yan. Mga wise man yan. Wise men. Diba? Di rin po yung tawag yan. Sabi dyan, yung unang propesya po na ipinakita dyan, eh, yung pinakita po yung royal lineage ni Christ. At saka yung star na mag-guide kung nasaan po yung ipanganganak na Kristo. Basahin po natin. Ang sabi ng Numbers o mga bilang 24:17, mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Siyempre, propesya nga eh. Merong nakita raw yung pong ano, propeta, pero hindi pa magaganap. Ano yung nakita niya? Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hanap mula sa lahi ni Jacob. Kasi si Christ nang galing doon kay Jacob. Mamaya, papaluan natin kung sino si Jacob. Ay lilitaw ang isang bituin sa lahi ni Israel na may magahari rin. Ayan. Kaya dito makikita natin mga kapatid, una, next slide, ayan. Ito ngayon sa Lucas 32:33. Kanina binanggit doon, manggagaling daw doon sa lahi ni Jacob. Diba? Kasi sinabi nito yung royal, kasi sa panahon nila noon, sila Abraham, yung tatay ni Isaac. Si Isaac, yung anak niya po, si Jacob. Doon, pagka tayo po yung nagbabasa ng Bible, yan po yung mga patriarch o yung mga kilalang tao na lingkod ng Diyos sa Biblia. Kumbaga sa ano, matataas na tao yan. Pero nakita natin, kahit matataas na tao yan, nung pinanganak si Kristo, hindi ganun yung pagtingin sa kanya. Pero ipinapakita lang dito na dito nang galing si Kristo. Kaya yung pinanggalingan ni Kristo, Abraham, kahit ang mga Muslim, nire-respeto yan, di ba? Kinirepeso ng mga Muslim, halos lahat ng ano. Kaya pinapakita lang dito na si Kristo nang galing doon kila Abraham, kila Isaac at kila Jacob, kung saan nandun yung 12 tribes. Ibig sabihin yung pinanggalingan niya, mga kilalang lingkod ng Panginoon. Mga sa ano, itinuturing na Panginoon ng mga perpekto, ng mga kalugod-lugod na tao. Amen? Yun yung pinakikita po dyan. Kaya pag binasa nga po natin yung Matthew 1:1-17, ipinakita dyan yung 14 na salinlahi mula doon kay Adan, papunta doon kay David, at papunta kay David mula nung natapon sila sa Babylonia hanggang papunta roon kay Kristo. Binanggit doon yung si Joseph na tatay ni Jesus Christ sa laman at si Mary na kanyang nanay sa laman. Kaya binanggit po yung mga bagay na yan. Kaya dito ay pinapakita lang natin na yung propesya sa Lumang Tipan, ito yung binanggit pagdating doon sa Bagong Tipan, na sabi niya, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos, si Kristo po yung binabanggit, sa kanya ng Panginoon, ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angka ni Jacob magpakailanman, ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Alam naman natin si Kristo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga kahapon, almost sa Pilipinas, ay nag-celebrate ng Jesus reign, di ba? Si Kristo ay maghahari, di ba? Tayo, hindi lang tayo nakakasama dahil pag November 30, laging annual meeting natin yun eh. Siguro, sa next ano na lang, kahit yung mga member natin, pwede natin makasama. Wala namang problema. Diba? Halos sa buong Pilipinas, ginawa yun. Jesus reigns, si Kristo ay magahari. Amen. Alam naman natin, siya po ay hari. Amen. Next, sabi dyan, next prophecy. Kuya, number 2. Next slide. Ayan. The star that guided the Magi. Yung bituin, di ba? Kaya nakita nyo, bakit, di ba kayo nagtataka bakit ang simbolo, bakit pag Christmas, maraming parol?
Di ba? Ano, yun po yung simbol na kung bakit maraming parol. Dahil ito, basahin natin yung Matthew 2:9-10. Pagkarinig sa bili ng hari, nagpatuloy na sa paghahanap sila. Nagpatuloy na sa paghahanap. Yung naghahanap po dyan yung tatlong, three wise men. Pinangunahan ng bituin, nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kaya dito makikita natin yung, di ba, yung prepesiya binanggit natin sa bilang, pagdating sa Matthew, ipinakita rito yung tatlong hari na gamit na lagi kong nagagamit eh. Yung tatlong hari na sinasabi natin, di ba, kasi alam nila merong ipanganganak na hari. Di ba, merong panganganak, may panganganak na hari. Pero yung haring yon hindi yung hari na magiging ruler. Kasi yun ang pagkakaalam ng mga Hudyo eh. Kaya hindi nila kinikilalang Diyos si Kristo. Kasi alam nila, yung hari yung kahit yung mga alagad, yung magiging ruler, parang yung hari lang na pangkaraniwan nila, David. Hindi nila alam yung hari, maghahari yun magpakailanman. Magiging hari na mga hari siya. Di ba? Kaya dito makita natin, yung between yung palatandaan, kasi yun yung prophecy sa Matthew 24 eh. Biro mo, 1,000 taon yun. Tapos nangyari dito sa Matthew nung pinanganak si Kristo, yung mga nangyari yung bagay na yun. Kaya dito ipinapakita lang natin kung gaano yung mga inisyatibo na ginagawa ng Diyos para mangyari yung kanyang mga propesiya. At ipinapakita rito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya dito makita natin, di ba, sabi nga po ito, nung nakita nila tumigil in between, ba nung nakita nila malapit na doon nila nakita at nandun nga sa sabsaban si ano, doon nila natunghayan si Kristo na ipinanganak doon sa sabsaban. Amen? Kaya yan po yung una na ipinakita natin. Pangalawa, next slide. Number two, the prophecy foretells that virgin birth of Christ and his title as Emmanuel. Mahalaga po yung pagkapanganak ni Kristo sa pamamagitan ng Birheng Maria. Yung pinanganak doon sa, di ba, alam naman natin si Virgin Mary, kaya nga tinawag na Virgin Mary yun eh, hindi pa na, bagamat may asawa siya kay Joseph, eh, pero hindi sila nagkaroon ng sexual intercourse. Pero nagkaroon siya ng anak. Basahin po muna natin yung talata. Ang sabi ng propeta Isaias, sabi niya, dahil dito si Yahweh mismo ay magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga, tignan niyo, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan. Isa-isayin natin yung propesya ni ano na yan, ni Isaiah. Ilagay natin doon sa fulfillment. Lipat, kuya. Ayan. Sa Matthew 1:22-23, ito yung fulfillment ni Isaiah. Doon ang propesya niya. Sabi niya, nangyari nga ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan niyo po ito, ha? Yung mga propeta galing sa Diyos yung sinasabi ng mga propeta. Di ba? Kaya nakita niyo yung Bible natin, kaya tinawag yan salita ng Diyos. Lahat ng propesya nang gagaling sa Diyos. Ewan ko lang yung mga nanguhula sa Quiapo tsaka si Nostradamus. Ewan ko. Kasi malamang hindi galing sa Diyos yung bakit? Sumasablay eh. Ang lahat ng propeta, sakto yan. Walang sumablay dyan kahit isa. Di ba? Kaya tignan nyo ha. Nangyari nga ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sino ba yung propeta kanina? Si Isaiah. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Amen. Ano ba yung kaugnayan? Sabi nga po rito, mahalaga ang kapanganakan ng birhen dahil ito ang naging paraan kung paano nagkatawang tao ang salita. Diba? Ipinapakita rito kasi, bakit mahalaga yung pagkakapanganak sa birhen? Ipinapakita rito na yung Diyos nagkatawang tao. Gustong ipakita dyan. Diba? Kasi, maraming nga, di ba, maraming mga tao at maraming reliyon, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dito makikita natin, gustong ipakita rito ng Diyos na si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na kinakailangan maipanganak. Wala naman tayong pinagtatalunan dyan kung tao si Kristo eh. Tao naman talaga kaya lang Diyos, yung kalikasan ng Diyos nasa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ng John 1:14, next slide, kuya. Sabi dyan, sa John 1:1 yan, kung mababasa nyo yan,
Ang salita ay Diyos, di ba? Kaya pagdating dyan sa 1:14, kaya nakita nyo, kapag magbabasa ka ng Bible, ang magpapaliwanag din dyan yung Bible din. Di ba? Kasi, basahin natin sa John 1:1, ha? 1:1, hindi ko lang nailagay dyan. Basahin ko muna natin sa John 1:1 para ano, maintindihan natin yan. Amen. Babasahin ko lang sa John 1:1, ha? Saglit lang po. Hindi ko kasi nilagay na dyan, eh. Ay, sorry. John 1:1. Yan, John 1:1. Yan, sabi dito, ha? Nang pasimula, ay naroon na ang salita. Big letter, salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sabi, di ba? Ulitin ko ulit, ha? Tignan medyo nakalito. Sabi rito, John 1:1. Nang pasimula, naroon na raw yung salita. Yung salita raw, kasama ng Diyos. At yung salita daw ay Diyos. Kaya dito, para malaman natin, ano ba yung salita ay Diyos? Sa 14. Sa 14 makikita natin. Sabi rito, naging tao yung salita. Ano ba kanina sinabi sa John 1? John 1:1. Yung salita ano raw? Ano raw yung salita? Diyos. O kaya makita sa 14, yung Diyos daw, sabi dyan, naging tao yung salita at manirahan sa piling namin. Kaya yung virgin birth of Christ, napakahalaga nun, ipinapakita ron, kasi imposibleng mangyari yung mga ganing bagay eh, na yung Diyos ay magiging tao eh. Magkakatawang tao eh. Kaya ipinakita yung, kaya yun yung kahalagahan ng propesya tungkol sa virgin birth of Christ. Diba? Kaya po makita ang kahalagahan niya, ipinapakita niya na si Kristo, tandaan mo natin, ay fully man and fully God. Yung kalikasan ng Diyos nung nandito siya sa lupa, hindi nawala. Diba sabi niya nga sa Philippians 2, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay yung sarili niya sa Diyos, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos, namuhay siya bilang tao. Kaya nakita niyo, nung siya'y pinapahirapan, pwede niyang gamitin yung pagiging Diyos na nun. Diba yung sa Passion of the Christ, nakikita niyo, pinapalo siya, pinabuhat siya ng krus, lahat ginagawa sa kanya, pwede niyang gamitin yung pagka-Diyos niya, pero hindi niya ginamit. Diba? Kaya nga, makikita natin doon, dito ay pinakita rito na si Kristo ay naging tao po talaga. Ipinanganak siya ng Birheng Maria. Kaya po yun yung pinaka-implikasyon, bakit mahalaga po yung pagpapanganak kay Virgin Mary. Sabi rito, mahalaga ang Virgin Birth of Christ sapagkat pinanatili nito ang katotohanan ng si Jesus ay ganap na Diyos at ganap din na tao. Sabay, tao ng sabay. Ang kanyang physical na katawan ay natanggap niya mula kay Maria bilang biological na anak, ngunit ang kanyang walang hanggang banal na kalikasan. Tignan niyo ha, yung biological na ano niya, kasi nung pinanganak siya, katulad din nung sa tao. Yung, abdawag na paano ba yung pinapanganak yung mabae? Yung merong ano, di ba? Merong sa womb. Ba, pinakita, yun din po yun. Kaya makikita rito, sabi rito, di ba, yung binasa ko kanina, na yung kanyang physical na katawan ay natanggap niya mula kay Maria bilang kanyang biological na anak. Ngunit kung yung kanyang kalikasan, walang hanggang banal na kalikasan bilang Diyos, niya ay mula sa kawalang hanggan. Hindi nawala yung pagiging Diyos niya ron. Basahin natin yung sunod na talata. Sabi dyan ang John 6:69, naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kaya makikita natin, yung kalikasan ni Kristo ng pagiging Diyos, hindi nawala nun. Kaya lang hindi niya lang ginagamit nung panahong yun. Hindi niya lang ginagamit nung panahon ng mga bagay niya. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tandaan natin dito, walang papel si Joseph rito doon sa paglilihi. Diba? Hindi, kasi wala naman silang sexual intercourse eh. Kung nagkaroon ng papel si Joseph doon, ay maniniwala tayo na hindi nga Diyos si ano? Hindi nga Diyos si Kristo. Kasi pareho nagsayot na magkakaroon siya ng anak mula doon sa kay, doon mula rin kay Joseph at doon sa ano? Doon kay Maria. Amen. Kaya dito, si Joseph halos naging instrumento lang siya na bilang asawa ni Maria. Pero after ipanganak si Kristo, alam ko, nagkaroon na sila ng anak. Yung biological, nagkaroon ng kapatid si Kristo doon sa laman. Nagkaroon siya ng mga kapatid sa laman. Amen. Kaya yun din nga yung mga kumakalaban sa kanya. Di ba yung mga kapatid niya sa laman? Amen. Kaya yun po yung, ano, yung kahalagahan ng Virgin Birth of Christ. Amen. Sana po yung naiintindihan natin. Baka kaya lang medyo informative yung dating natin. Next,
Yung Emmanuel naman, ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Diba? Sabi rito, sabi diyan sa Mateo 1:22-23, nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, magliliyang isang biren at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Yung Emmanuel, hindi po yan yung pangalan ni Christ. Yung Emmanuel po, yun yung ano, susunod lang, basahin natin. Kung ano ibig sabihin ng Emmanuel. Next slide. Emmanuel ay isang salitang Hebreo na nangahulugang ang Diyos ay kasama natin. Ibig sabihin, yung tatawagin, ibig sabihin yung ipanganak daw na isisilang ng isang babae ay tatawagin Emmanuel na yung Diyos ay kasama natin. At nagpapahayag ng kamangha-manghang pagkakatawang tao na ang Diyos ay nagkatawang-tawa at ginawa yung kanyang tahanan sa gitna natin. Bakit? Nung pinropesize kasi ni Isaiah yan, sabi ni Isaiah, na si Jesus Christ, yung panganganak na sanggol, sabi niya, ay tatawagin Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kasi nakita ni Isaiah yung Diyos na nagbigay ng kapahayagan kay Isaias, nakita niya kung paanong sinamahan ng Diyos yung mga Israelita. Mula nung inilabas doon sa Ehipto, papunta doon sa Promised Land, 40 years, sinamahan sila ng Diyos, di minsan hindi sila iniwan ng Diyos. Sabi nga doon sa mga binasa natin, sa 40 years na paglalakad nila, ni hindi napudpud nga yung chinelas nila eh. Hindi ko alam kung anong klaseng chinelas meron sila, hindi napudpud eh. Birkenstock kaya yon? Hindi na. Di ba? Hindi napudpud yung chinelas nila eh. At sinasamahan sila pag gabi, merong haliging apoy. Pag umaga naman, yung tanghali, meron namang haliging ulap. Hindi sila naiinitan. Kaya nakita ni Isaiah, sabi niya, yung isisilang na tagapagligtas nyo ng tangmusang katawan, tatawagin Emmanuel. Kaya ibig sabihin, pag ipinanganak si Christ pagdating sa atin, sasamahan din tayo ng ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya nga sabi niya sa Galatia, next slide, 2:20, sabi niya, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, sabi na ngayon ni Pablo. Ito na ipinapakita na yung fulfillment sa bagong tipan na si Kristo ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kayo ba kasama niyo ang Diyos? Kasama niyo ba si Christ? Kasi sabi ni Paul, sabi niya sa sarili niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano ibig sabihin yun? Kasama ni Paul si Kristo. Diba? Kasama niya. Bakit? Kasi nakipag-isa siya kay Kristo. Sabi niya, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng palataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Kaya yun yung ginawa ni Christ, ipinakita ron. At sabi sa next slide, kuya. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians 6:16, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling na. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay aking magiging bayan. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, kung paano na ipinakita po rito, na kapag tayo po, tandaan natin, kapag tayo po mga tao ay nakipag-isa tayo kay Kristo, tandaan natin, ang Diyos lagi po nating kasama. Amen. Pag tayo nakipag-isa, kahit saan man tayo, nandoon ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi yun yung propesya na yung ipanganganak na ipinapinaglihin ni Maria, sabi niya, yan po ay tatawaging Emmanuel. Lahat ng makikipag-isa, lahat ng mananampalataya, lahat ng tatanggap kay Kristo, kasama niya lagi si Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga makita natin, lahat ng tumanggap kay Kristo, nagbago yung buhay. Nag-control ng transform ng life eh. Diba sinasabi na yung dating ikaw, kaya nga si Kristo ang tawag din sa kanya, Jesus is the story changer. Siya yung bumabago ng buhay, ng kwento ng buhay ng bawat tao. Yung dating kwento ng buhay mo, nung tinanggap mo si Kristo, iba na yung kwento ng buhay mo ngayon. Kaya story changer din si Christ eh. Bakit? Kasi nga, kasama natin siya, He is Emmanuel. Diba? Kaya nga maganda rin yung pangalan, pag nanganak si Emmanuel, yung mga anak po rito, magandang ipangalan niya, Emmanuel, yun po yung ibig sabihin niyan. Lalaki, no? Naghahintay, baba ng lalaki? Maganda pangalan, Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. God is with us. Diba? Yun, kaya makita natin, napakaganda, no? Yun po yung pinapakita, bakit merong mga propesya ang tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Pangatlo,
The prophecy of Jesus' birth is divine nature and the role of the coming of the Messiah. Dito naman, pinroprophesize pa rin na Isaiah na si Kristo ay Diyos at yung role niya bilang tagapagligtas. Ano yung role na gagampanan niya kapag ipinanganak na si Kristo, nandito nang kasama natin. Ano yung magiging role niya? Next, basahin po natin. Yun muna sa prophecy muna tayo, ha? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Pinoprophesize na Isaiah na magbibigay ang Diyos ng isang sanggol na mamamahala sa atin. Tignan natin doon sa bagong tipan yung fulfillment nito. Next, ang sabi ng John 3:16, di ba? Sabi nga kayong pamagat ko nga dyan, unto us a child a born, unto us a son is given. Ito ngayon yung sinabi ni Isaiah na bibigyan tayo ng isang sanggol na mamamahala sa atin, na magliligtas ng ating buhay. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibigay niya yung kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahanak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Singit lang ako ng konti, medyo may konting relasyon din. Minsan po nakikinig ako kay Brother Eli, ay may kaugnayan dito eh. May nagtanong doon kay Brother Eli, bagamat patay na yun, no? Kilala niyo ba si Brother Eli? Di ba? May nagtanong po sa kanya, sabi, bakit hindi pa yung anak, yung ama ang nagkatawang tao? Bakit hindi pa raw siya? Bakit kay Kristo pa ibinigay? Di ba? Ano yung mga tanong? Alam mo naman yung mga pilosopong tao, maraming malikot yung isip. Di ba? Bakit nga naman, no? Bakit hindi, hindi na lang yung ama yung, isa na lang yung nagkatawang tao? Bakit kailangan si Kristo? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung po si Christ. May ibig sabihin, sa lahat dito sa mundong ito, na kung saan tayo nandito tayong mga tao, siya po yung maghahari. Diba, sabi rito, magpakailanman. Diba, kahit na matapos na yung mundo, siya pa rin yung hari. Kaya makikita natin, diba, dun sa mga, yung mga end lines, last time, yung mga end times natin, mga ano, na mga message, diba, na si Kristo yung maunguna kapag lumaban na tayo dun sa Battle of Armageddon. Kapagkakalabanin na po natin, di ba? Pagkakalabanin na po natin yung mga kampo ng demonyo, di ba? Maghaharap yun sa Battle of Armageddon, si Kristo yung mangunguna sa atin. Di ba? Nakasakay siya dun sa puting kabayo. Tapos tayo mga nasa likod po tayo lahat. Sana nandun tayo lahat, no? Lahat tayo nandito, no? Nakasama tayo dun, nandun tayo sa likod ni Jesus Christ. Amen? Pangatlo, sabi dyan? Yan. Sabi lang, hindi lang po mamamahala, hindi lang magbibigay. Sabi niya, ipapakita pa rito, sabi ko nga po kanina, yung role, ba yun? Yung Messiah's character and mission. Di ba sabi niya, siya'y tatawaging, ano sabi John? Unang binanggit doon, si Jesucristo, yung ibibigay raw na sanggol ay tatawaging Wonderful Counselor, kahanga-hangang tagapayo. Amen. Tignan natin sa bagong tipan, si Kristo ba ay naging kahanga-hangang tagapayo. Next, sabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigyan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen, wonderful. Ba kahanga-hangang tagapayo? Si Kristo yung nagsasabi, lapit tayo sa Kanya. May problema ka sa school? Lapit ka kay Kristo.
May problema ka sa trabaho, lapit ka kay Kristo. Siya yung magpapasayo, siya yung sasabihin niya sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. May problema ka sa asawa mo, nag-aaway kayo, lapit ka sa kanya. Diba? Lahat ng problema, lahat ng mga ano natin, ilapit natin kay Kristo. Bakit? Siya yung wonderful counselor natin. Yun yung pre-prophesize na Isaiah. Ano ba sabi natin? Yung pre-prophesize na sinabi ng Diyos yun. Yung ibibigay na sanggol na yan, magiging ano natin yan? Maging wonderful counselor natin yan. Bilang Messiah, bilang tagapagligtas, yan magiging wonderful counselor natin. Hindi lang wonderful counselor. Next slide. Sabi dyan, the mighty God, makapangyarihang Diyos. Dito ipinakita rito na si Kristo ay Diyos. Eh, kaya dito, nung tinapik natin ito, dito ko ano, wala na tayong magpagagalinlangan pa na si Kristo ay Diyos. Diba? Napakarami at ngayon, ipinakita rito, papakita natin. Next slide. Sabi sa Hebrew 1:3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din yung anak. Diba yung kaluwalhatian daw ng Diyos, nakikita daw dun sa anak kay Kristo. Yung kaluwalhatian. Kaya kung ano ang Diyos, gayon din yung anak. Diba? Kaya kung yung Diyos Ama ay Diyos, yung Diyos Anak, Diyos din po yun. Diba? Kung yung kaluwalhatian ng Diyos nandun sa Diyos Ama, edi yung kaluwalhatian ng ano, ng Diyos, nandun din sa Diyos Anak, kay Kristo. Kaya malino rito na si Kristo po ay tunay na Diyos. Kaya nakita natin, diba? Bakit ipinapakita, bakit natin pinakita yung prophecy of the coming Savior, yung pagkapanganak ni Kristo, para tayo'y manatiling manampalataya at tumatag yung ating pananampalataya na yung Kristo na sineselebrate natin pag-Christmas, Diyos yan. At kinakailangan bigyan natin ng pagpapahalaga yung pag-celebrate pagdating sa Christmas. Amen? Dito makikita nyo, alam nyo po ba, dito'y pakikita ko po sa inyo na dati hindi ko nakikita na nagsasabi si Kristo na siya ay Diyos. Pero dito sa talatang ito, nakikita ko nga, binanggit niya pero hindi direkta. Pero hindi direkta. Tingnan natin, next slide. Ay, hindi, ito ba? Sige, next slide. Next muna, kuya. Ayan. Ang sabi po rito, kausap niya po yung mga Hudyo na mga kumukontra sa kanya. Yung mga kalaban niya, mga lalo yung mga Pharisee, mga Sadducee, mga kalaban ni Christ yan eh. Sabi ni Christ, nung nagkakaroon sila ng argumento, ako at ang Ama ay isa. Nagalit yung mga Hudyo. Pag sinabi mong ako at ang Ama ay isa, ano po ibig sabihin nun? Sinasabi ni Christ, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Sinabi niya, di ba, ano ba yung Ama? Diyos Ama. Di ba, Diyos yun eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Kine-claim ni Christ na Diyos siya. Nagalit ngayon yung mga Hudyo. Pero hindi niya sinabing ano ha? Sabi niya, hindi sinabi niya, ang Ama ay Diyos at ako rin ay Diyos. Hindi niya sinabi. Sinabi niya lang, ako at ang Ama ay isa. Pero yung pinaka-konteksto niyan, iisa sila dyan sa gawain at iisa rin silang Diyos. Pag binasa natin yan, pinaka, bakit binanggit niya yung talatang yan? Kaya dito makita niyo, pero makikita natin, dun sa mga Hudyo, kinapakita ron, galit na galit siya kasi alam nila, yung binabanggit mong Ama, Diyos yan eh. Tapos ikaw, tao ka, sinasabi mo, isa lang kayo. Kaya dito makikita natin, mismo si Kristo, kinlaim niya na siya ay Diyos. Hindi lang direkta na binabanggit, kahit doon sa mga alagad, hindi niya binabanggit yun eh. Diba? Tingnan natin pa yung sagot ng mga anong kalaban niya. Sabi dyan, next. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Kasi nilapalapastangan daw ni Christ yung Diyos. Bakit? Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Baka ganun yung tingin nila nung sinabi ni Christ yun, pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos, tao ka lang eh. Kasama ka namin dito, sinasabi mo na Diyos, ang Ama tsaka ikaw ay Diyos. Diba? Kaya dito makikita natin na malinaw na ipinapakirita rito, na kiniklaim ni God, ni Jesus Christ, na siya ay Diyos. Diba? Kaya doon po lang, nagkakaroon sila ng konfrontahan ng mga Hudyo. Amen? Bagamat, kasi si Christ, alam nyo talaga, hindi laging direkta yan. Pag binasa mo yung Bible, laging patalinhaga yan eh. Lalo pag kausap niya, hindi mga alagad, patalinhaga lagi nagsasalita yan. Kaya pag binasa niyo yung Bible, hindi siya nagsasalita ng direkta. Pag kinausap ka niya, laging nagbibigay ng mga parables yan eh. Di ba? Kaya makita mo, alas ipinapaliwanag niya lang yan doon sa mga alagad niya.
Amen? Sige, next slide. Ayan. Sabi dyan, He will be called Everlasting Father. Amen. Alam po natin, misan, ginagamit po ito na kasi, alam nyo po, hindi lahat ng born again, lahat ng Christian, pare-pareho ng pagkakilala pagdating sa Diyos. Meron po kasing mga, merong mga reliyon na pag sinabing si Jesus Christ, yung Diyos Ama, yung Diyos Anak si Kristo, at yung Banal na Espiritu, lahat yun si Kristo. Diba? Ang tawag aron mga oneness. Diba? Example po dyan, yung mga Jesus Miracle Crusade, yung kay Pastor Apollo kay Buloy, yan, mga ano yan, mga oneness po yan eh. Tapos yung kay, I think, yung kay, ano, no? Kay Pastor Apollo, ay, kay ano, Periol, mga ano yan eh. Yung kinikilala nila, yung Diyos Ama, si Jesus Christ at yung Holy Spirit, isa lang yung tatlong yon, si Kristo lahat yon. Isa, ginagamit nila ito. Kasi yung propesya kay Kristo, sinabi siya raw po yung Everlasting Father. Bakit ba binanggit yan? Ano ba ibig sabihin yan? Tignan po natin doon sa bagong tipan. The next. Ang sabi ng Matthew 9:35-36, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang sabi rito, pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Next. Kaya, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. Ano yung nakikita niyong na attitude dito ni Christ? Dito natin makikita yung attitude ni Christ. Naging ano siya? Kung ano yung trabaho, yung responsibilidad ng isang ama bilang mapagkalinga, 'di ba? Mapag-alaga, 'di ba? Mahabagin, naandun kay Kristo, ginampanan niya 'yon dito sa lupa. Yung pagiging Everlasting Father. 'Di ba? Sabi nga, balik mo kuya. Sabi ron, balik mo. 'Di ba? Sabi, pinagaling niya yung lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Next. Sabi niya, next slide, kuya. Nang makita niya napakaraming nahabag siya sa kanila. Kaya makita natin, di ba, yung damdami ng isang ama, yung trabaho ng isang ama, yung responsibilidad ng isang ama, ginampanan ni Kristo nung nandito siya. Nung pag nagmi-ministeryo sa rito ng tatlong taon at kalahati. Kaya sinabi yung propesya sa kanya na Isaiah, yung ipanganganak na sanggol na yan, magiging, ano yan, walang hanggang ama yan. Di ba? Ibig sabihin yung pagiging ama niya, gagamitin niya habang nandito para sa ating lahat. Magiging ama siya para sa ating lahat. Tayo yung kanyang anak at magiging ama niya tayong lahat. Kaya makita natin, yun yung propesya pa sa kanya. And last, yan, the Prince of Peace. Siya po ay prinsipe ng kapayapaan. Amen. Next, sabi sa talata, John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Kaya dito makita natin si Kristo, ang propesya ni Isaiah, magiging prinsipe siya ng kapayapaan. Kaya pagdating doon sa bagong tipan, sinabi niya na, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Kasi iba yung kapayapaan ang bigay ng mundo at iba yung kapayapaan mula kay Kristo. Ang sabi niya, di ba? Yung kapayapaan galing sa mundo, mababagabag ka dyan eh. Yung kapayapaan kay Kristo, wala kang takot dyan, wala kang kabagabagan dyan. Di ba? Yung ibibigay ng mundo, di ba? Meron sabi kayo, di ba? Tignan mo ah. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo, di ba? Kaya sabi niya, huwag kayo mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayo matakot. Kasi yung peace na binibigay ng mundo, iba sa peace na binibigay ni Kristo. Di ba? Kasi yung kapighatian, yung ibinibigay na kapayapaan na binibigay ng mundo. Next, isa pang talata sa kapayapaan. Sabi dyan, sapagkat ito, sinabi ko ito sa inyo upang inyong, sa inyong pakikipag-isa ninyo sa akin, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Makita natin mga kapatid, di ba? Talagang habang nandito tayo sa mundo, meron talaga tayo makakaranas tayo ng iba't ibang problema. Pero sabi ni Kristo, di ba? Siya yung ano, yung nakipag-asa sa kanya, binigyan niya na po ng kapayapaan yan. Kasi napagtagumpayan niya na yan eh. Kaya wala ka ibang gagawin, lalapit ka lang kay Kristo. Mananampalataya ka, tatanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Pag ginawa mo yun sa buhay mo, makikita mo kapatid, yung kapayapaan ang ibibigay ni Kristo, kahit dumadanas ka ng iba't ibang klaseng problema, bibigyan ka ng peace of mind, ng kapayapaan ng ating Panginoon. Amen? Siya po yung bahala sa lahat ng mga bagay na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Last prophecy.
the prophecy foretold that Messiah would be born in Bethlehem. Tignan niyo po ito, oh. Tignan niyo po yung mga propeta ng Panginoon, oh. Sa dami-dami ng lugar, nagbanggit ng isang pangalan na Bethlehem. Pwedeng kahit saan, pwede siya manganak, di po ba? Bakit binanggit yung Bethlehem? Kasi sa bawat propesya, sa bawat sinasabi ng Panginoon, meron niyang kaugnayan dun sa buhay natin at sa pagliligtas sa atin. Ganun po yung Diyos. Di ba? Kaya makita nyo, yung bawat senaryo ng ating buhay, halimbawa, example ko, pag humingi ka, di ba, nananalangin ka, nabigyan ka ng trabaho, makita mo, pag pinanalangin mo yon, yung Diyos yung gumagawa ng paraan para yung hiniling mo mangyari, di ba? Merong mga senaryo, nagagamit siya ng ibang tao, gagamitin niya yung mga kumpanya na kung saan ka makakapasok. Ang sa Diyos, ganun din yung ginagawa niya. Kaya dito makita natin, yung Bethlehem, ginamit niya rito. Pinrophesize na yung Kristo o yung tagapagligtas natin, yung Savior natin, ipanganganak sa Bethlehem. Amen. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng Micah 5:2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ng Huda, ay magbumula sa iyo ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Diba? Kaya makita natin, diba, yung mamumuno sa Israel, alam natin si Kristo yan, ipanganganak daw po dun sa Bethlehem. Amen? Next. Yan. Ito yung katuparan dun sa bagong tipan na si Kristo ay pinanganak sa Bethlehem. Sabi sa Lucas 2:4-7, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea. Kuya, balik mo muna. Si Hosea ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angka ni David. Next. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao habang siya ay nasa Bethlehem. Sumapit ang oras na ipinanganak, oras ng panganganak ni Maria. Ayan. Kaya makita natin si Kristo sa Bethlehem pinanganak. Pero alam niyo po ba, nakatira si Maria at Jose, saan nakatira? Sa Nazareth nakatira yan. Pero doon sa Bethlehem pinanganak. Bakit? Propesya kasi yun eh. Diba? Kaya kung ano yung sinabi ng Diyos, yung propesya. Pero hindi alam ni Maria at ni Jose na propesya yung bagay na yun. Meron, mamaya papakita ko sa inyo, merong lang sitwasyon, bakit napunta sila sa Bethlehem? Hindi yung nagkataon, kundi yun talaga kasi yung prophecy ng Diyos eh. Diba? Kaya dito, ipinakikita ng Diyos kung gano'n siya kabuti sa mga bawat kanyang nilika para sa pagliligtas sa atin. Amen. Next slide, kuya. Ayan. Isinilang niya yung kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol, at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Amen? Next. Ayan. Why Bethlehem? Bakit kaya Bethlehem? Diba sabi ko nga, sa dami-dami ng lugar, doon sa merong sa Jerusalem, ang dami-dami lugar dyan eh. Pero Bethlehem yung ginamit. Amen? Next. Ayan. Why Bethlehem? Bethlehem means house of bread. Ang ibig sabihin pala ng salitang Bethlehem, house of bread. Ano ibig sabihin niya kung house of bread? Basahin natin, next slide. The fertile land, maano kayo, ang batawag daw, yung Bethlehem kasi, maano siya, fertile. Ano ba yung Tagalog ng fertile? Maano? Malago ba? Ano ba yung maano, pag nagtanim ka, maganda yung lupa, di ba? Probably why the area was first called Bethlehem or Bethlehem, which means house of bread. House of bread pala yan, ibig sabihin, yung Bethlehem, ang ibig sabihin pala niyan, house of bread. Ano ngayon kung house of bread? May kaugnaya yan, diba? Tignan natin sa susunod na talata. Diba? Ang sabi ng John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuho kailanman. Bakit? Si Kristo kasi siya yung bread of life. Siya yung tinapay ng buhay. Kapag siya, sabi nga rito, di ba? Kapag lumapit ka, sabi, ako yung tinapay ng buhay. He is the bread of life. Kaya pala sa Bethlehem siya. Kaya pala sa Bethlehem siya. Hindi yung nagkataon na sa Bethlehem lang talaga kasi may kaugnayan yun sa pagiging tagapagligtas niya. Kasi siya yung tinapay ng buhay. Sabi dyan, di ba? Dahil si Kristo yung tinapay ng buhay, lahat ng lalapit sa kanya
kailanman di magugutom. At sabi niya, kailanman isasampalataya, hindi mauuhaw. Lahat ng lalapit sa Kanya. Amen. Kaya ano pa hanapin mo kundi tanggapin si Kristo. Diba? Nandun na siya yung ano eh. Siya yung bread of life eh. Diba? Kaya makita natin kung bakit meron mga propesya, bakit ipinapakita yung mga ganyan bagay. Ano pa? Why Bethlehem? Next. Scripture foretold the Messiah's birth in Bethlehem. Kasi sinabi nga sa Micah, doon lang siya sa Bethlehem may papanganak. Amen. Next. Bakit napunta siya sa Bethlehem? Ito, tignan natin po ah. Doon siya sa Nazareth na katila yung mag-asawa, pero napunta sa Bethlehem. Kaya nga nangyari yun dahil yun yung propesya ng Diyos eh. Sinabi ng Diyos na si Kristo ay ipanganak sa Bethlehem dahil yun yung house of bread. At meron pa mamaya, sabihin ko pa. Nang panahon yun, inuutos na Emperador Augusto na magkakaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sirenyo, ang gobernador ng Syria. Next. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angka ni David. Baka makikita natin, nakita nyo, sila Jose, sila Maria, nandun sila sa Nazareth. Eh ang kaso, ang sabi ng gobernador, lahat daw po ay kinakailangang magpatala ulit. Basahin na nga natin ang buo. Next pa, sabi dyan. Kaya, kasama rin niyang umayo pang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa noon ay nagdadalang tao. Diba? Nagkaroon ng ano yung gobernador na dapat lahat po ng mga anak, diba mga anak, magpapatala, merong census. Kaya ang ginawa, pumunta sila ngayon sa Bethlehem, kaya doon siya ipinanganak. Diba? Kaya makita nyo, merong senaryo na nangyari, sabi ko na, yun yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Na hindi mo alam na siya yung kumikilos. At yung bawat kilos niya, sabi ko sa inyo, pag sinabi ng propeta, yung propeta ng Diyos, ah, hindi mga bulaan, na saktong-sakto yan. Walang laging insidente yan. Amen? Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panguli, next slide kuya, Bethlehem is known as the city of David. Bakit? Sino ba si David? Alam naman po natin na si David ay ano po siya? Si David King, di ba? Siya po yung hari na kilalang pinaka naging sikat at kilalang hari, si David. Kasi si David, binuhusan o matawag ito, inanoint ng Panginoon bilang hari dun sa Bethlehem. Kaya dapat yung ipanganganak na hari ng mga hari, dun din sa Bethlehem ipanganganak. At yung si David, lineage ni David yan, ay ni Kristo yan. Diyan nang galing si Kristo. Kumbaga sa ano, yung mga ninuno, yung mga lahi ni Kristo, ay si David. At yung Bethlehem na town of David, kung saan inanoint bilang hari si David, dapat yung ipanganganak na magliligtas sa sangkatauhan, yung tatawaging hari ng mga hari, dapat doon din sa lugar ng mga hari. At walang iba, kundi doon sa Bethlehem. Amen? Kaya dito makikita natin, yung bawat propesya na pinakita natin dito, na ipinakita natin na talagang nandun yung lubos na pagtitiwala at pananampalataya natin na si Kristo ay tunay na Diyos at yung mga propesyang pinakita ng Panginoon. Yung lahat na. Kaya makita natin yun. Di ba yung nakikita lang natin, di ba yung ganyan, yung mga Belen, yung mga napapanood natin. Pero dito nakita natin yung bawat ano, no? Yung bawat senaryo, bakit sa Bethlehem, bakit merong star, 'di ba? Bakit pinanganak sa Virgin Birth of Mary? Bakit ano 'yun eh? Planado lahat ng Diyos 'yun eh. 'Di ba? Ano ba sabihin yung plano ng Diyos? Mula nung nagkasala yung tao, nailigtas tayong lahat. 'Di ba? Kaya nga lahat ng kaya nung tayo nung binigay ng Diyos si Kristo sa atin, lahat ng sasampalataya. Kaya natin ang giton, lahat lang ng sasampalataya. Hindi si Kristo nung namatay sa krus ay lahat maliligtas na. Kinakailangan ng tao palataya. At yung sampalataya, may proseso. Kaya ka nagsisimba, proseso yun ng yung pagsampalataya kay Kristo. Amen? Kaya hindi lang word na sabi mo, nananampalataya ako kay Kristo. Hindi. Sinabi mo lang yun, dapat yung sinabi mong nananampalataya ka kay Kristo, meron ka akibat ng mga proseso yun. Meron kang mga dapat gagawin pag sinabi mong nananampalataya ka kay Kristo. Bakit? Nung nananampalataya kay Kristo, siya yung Panginoon at tagapagligtas mo. Pag Panginoon mo siya, ano? Susunod ka sa lahat ng mga utos niya. Amen? Sa ating pagtatapos, ang sabi po ng huling talata natin,
2 Corinthians 9:15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Amen. Di ba? Makita natin na hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng Kristo? Alam niyo po ba, before na alam natin ang Israel ay ano yan eh, chosen generation o chosen nation ng Diyos. Nung wala pa si Kristo, wala tayong bahagi ng kaligtasan. Kaya nung araw, ang mga naliligtas lang, ang ligtas lang yung mga lahi ng mga Ehudyo. Siguro tanong yung, ba't ganun ang Diyos? Eh, yun ang gusto ng Diyos, wala tayong magagawa eh. Di ba? Kaya nakita nyo ang Israel, kahit ngayon, hindi natatalo, nakita nyo kahit sa gera. Tignan nyo sa mama, tuldok lang yan eh. Pero yung mga kalaban niya, Syria, Lebanon, Iran, kalalaking bansa eh. Pero hindi makaya yung napakaliit na bansa eh. Di ba? Ang lalaking bansa na napapaligira yan. Andito yung Lebanon, nandito yung Syria, nandito yung Iran. Grabe lahat yung kalaban niya, ang lalaki oh. Tuldok lang siya pero hindi nila kayang patawabin. Hindi nila kayang pabagsakin. Bakit? Chosen generation, pangako ng Diyos yan eh. Dumumaki kita na ang Biblia ay totoo. Salita ng Diyos. Kasi kung hindi totoo yun, matagal ng burado yung Israel eh. Matagal ng wala yan eh. Eh, kung magtulong, di ba? Kung natandaan nyo, hindi ko alam kung 1960 plus yun na naggera yan, 6 na bansa kumalaban, talo lahat ng Israel yun. Hindi ko alam, 1960 yun, tinalo lahat yun ng Israel. Nagtulong-tulong yung mga bansa sa paligid, di nanalo. Ngayon, kahit nagtutulong-tulong yung Hamas, Hezbollah, Iran, ano pa, Houthi, nagtutulong-tulong sila, hindi nila kaya Israel. Hindi nila mapapataob yun. Kaya yung Amerika, magulang niya, kumakampi sa Israel eh. Kasi Protestant country yan, alam nila, yung Israel, chosen nation yan. Pinili ng Diyos yan, hindi mawawala sa mundo yan, ang Israel. Amen? Kaya tayo, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kaloob na walang kapantay, sino yung si Kristo na naging bahagi tayo ng kaligtasan. At alam niyo po, ito yung sabi ni Billy Graham. Si Billy Graham po, isang ano po, ang tawag daw, isang may integrity na lingkod ng Panginoon. Pag sinabing mag-integrity, walang bahid ng ano, no? Hindi ko sinabing hindi nagkakasala. Ibig sabihin, yung pag-serve niya sa Diyos, kasi merong mga lingkod ng Diyos na merong mga hindi magaganda. Diba? Napupunta sa politika, nagkakaroon ng mga issue. Ito si Billy Graham mula. Yun na sa Tagalog, kuya. May Tagalog na ako para ano. Ang sabi ni Billy Graham, huwag mong iwan si Jesus sa sabsaban. Huwag mo siyang alalahanin lamang tuwing Pasko. Diba? Misan, ganun tayo, diba? Sa halip, matutong lumakad kasama siya araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin, pagbasa ng kanyang salita, at paghingi ng kanyang tulong. Siguro, pag uwi niyo, i-google niyo kung sino si Billy Graham. Patay na po yan. Pero yung anak niya, buhay pa, si Franklin Graham. Yung Samaritan, dyan po yan, kaya ano, kila Billy Graham man. Yung dating pinagtrabuhan ni Ate Jo, yung Samaritan Purse. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng church niyan eh. Yan. Kaya yun sinakasi, respetado pong lingkod ng Diyos yan. Sabi niya, di ba, huwag mong iwan si Jesus sa sabsaban, huwag mo siyang alalahanin lamang tuwing Pasko. Kasi maraming tao, inaalala lang si Kristo pag Pasko lang. Tama po ba? Maraming tao ganun eh. Sabi niya, dapat sa araw-araw, siguro sa napakinggan natin, tingin ko lang, kung hindi mo pa gawin yung sinabi ni Billy Graham, na dapat sa araw-araw daw, matuto tayong lumakad kasama niya. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, at sa paghingi ng kanyang tulong. Kaya doon sa araw-araw ng buhay natin, siya yung ano, lagi nating lalapitan, siya yung lagi guunahin natin. Yun yung sinabi ni Billy Graham, hindi lang tingkad ba? Hindi naman masama na alalahanin, i-celebrate natin yung Christmas. Kaya lang, wag naman tuwing ano lang. Wag naman tuwing Pasko lang. Diba? Kasi, kung ganun yung ginagawa na iba, dapat tayo hindi. Diba? Dapat tayo hindi. Dapat araw-araw lalakad tayong kasama si Kristo. Hindi lang tuwing Christmas. Pag Christmas, i-celebrate natin. Wala namang problema yun eh. Diba? Hindi sinasabi ni Billy Graham, huwag kayo mag-celebrate ng Christmas. Diba? Ang sinasabi niya lang, huwag mo lang siyang alahanin pag Christmas lang. Diba? Pag mga January, February, wala kang pakilan, wala kang Kristo. Pag Christmas, oh, Christmas, bonus na, diba? Christmas, meron ang 30 month bonus, diba? Bibili na ako ng mother ko ng bagong damit, bagong sapatos. Diba? Yun iisip ka agad natin eh. Kasi bakit? Christmas na eh, December na eh. Huwag daw lang ganun. Yun yung ibig sabihin ni Billy Graham.
Dapat sa araw-araw ng buhay natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Salamat sa Panginoon. At purihin ang Panginoon. At alam ko na marami po tayong natutunan at nawa ay mas lumalim pa po yung pag-intindi natin tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos Lord. Marami pong salamat. At sa gabing ito, sa araw nito, Lord, marami kaming natutunan about the prophecy of our coming Savior, our Lord Jesus Christ. Lord, mismong sa bibig ng aming Panginoong Jesucristo, binanggit niya na siya ay tunay na Diyos, Panginoon. At Lord, yung mga kapahayagan mo sa mga propeta para sa darating naming mga tagapagligtas na Panginoong Jesus ay natupad na lahat. Lord, kaya nga na dito kami ngayon, Lord, eh. Nagsasama-sama kami, tinatawag kaming Christian, Lord, dahil meron kami, tinanggap namin ang iyong anak na si Kristo. At itong darating na Christmas, Lord, bagamat hindi po ito yung talagang exact birthday o kaarawan o pagsilang ni Christ, ay patuloy naming binibigyang pagpapahalaga. At nawa Diyos, katulad ng sabi ni Billy Graham, nawa wag lang namin bibigyan ng pagpahalaga tuwing Christmas, kundi sa araw-araw ng buhay namin, lagi naming babanggitin, lagi naming aalalahanin, lagi naming dapat kasama ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sa bawat kilos, sa bawat galaw namin, si Kristo yung aming unang tatawagan, si Kristo yung aming laging kasama, si Kristo yung laging una naming uunahin o Diyos sa aming mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at yung walang kapantay na kaloob mo sa amin na kami ay naging bahagi ng pagliligtas, Panginoon, kundi dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Maraming salamat din, Lord, kay Maria, Lord, na ginamit mo para maging sisidlan, Panginoon, ng aming tagapagligtas, Panginoon. Lord, na tunay na naging instrumento para maipakita yung pagkakatawang tao ng Diyos na aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, tulungan mo po kami na tunay ka, Panginoon, na tinanggap namin, Lord, nakipag-isa kami sa iyong anak. We believe, Lord, na si Kristo ay kasama namin at nananahan sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Purihin kayo, Diyos, o Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, nawa ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa yung kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo, gawin niya sa ating nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ang pagpapala ng aming Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Amen.